What's up mga kabackyard, no? Welcome back sa aking channel. So for today's video natin ay meron akong nakita ditong setup na saltwater tank, no? Ito ay matatagpuan dito sa aming company. Sana all. At ito ay pina-setup ng aking boss, no? Pero hindi ako nag-setup nito, guys, ha. At ito'y nakita ko na lang dito pagpasok ko sa kanyang kwarto. So, nandiyan nga pala si Patrick, no? Yun, no? Nakadikit. At meron pa siya ditong snail. Yan. So, ganito pala ang salt water, no? Medyo asul. Hindi, gawa kasi ng tubig. Kaya ganyan siya, ganyan yung kulay, no? So, pero ano, hindi, pero sa personal, hindi ganyan siya eh. Hindi siya kulay asul. Bali, maganda talaga, parang nasa ilalim ka ng tubig. Pwede na! So, susubukan kong patayin yung ilaw. Tignan ko kung, tignan ko kung may iba pang switch to. Pero isa lang talaga, yun. Medyo kulay blue lang talaga yung ano, wala siyang white. So, kung hindi tuloy natin makita yung mga isda dito, yan, lagi ito na lang, tong snail na lang, no? Tapos, napansin ko, ang dami ditong stock ng ano, aquarium salt, no? Tapos, ang ganda nun, yung isa yung nakabuka. Yan. So, patayin ko na lang ilaw. Tapos, gamitan ko na lang ng flash. Yan. So, yun, guys, no? Nakakita na natin ang mga nagtatagong isda. At parang nag-underwater na rin ako. So, yun, ang ganda nitong isa eh. Yan. Nakabuka siya. So, yun si Patrick. Bumaba na nga. Yun. Ano kaya to? Hindi ko alam mga tawag dun eh. So, ito nga pala yung snail. So, alis na ako, guys. At may kukunin akong flower horn. So, samahan niyo ako. 2,000 years later. So, yun. Ganun lang kadali yun, guys. At nakuha ko na at nandito na siya sa Wilkins na lagayan, no? So, uwi na tayo ng bahay. At para ma-display na natin siya, let's go! 1 hour later. So, nandito na tayo sa bahay, guys. At ayan, napakadumi. Hindi ako masyadong makapaglinis, no? Dahil ako'y busy-busy, no? Siguro palilipasin ko muna yung aking birthday. Tapos, kung makikita nyo tong aking NKSRD, no? Medyo gumaganda na siya ngayon, no? Talagang maganda talaga yung mga flower horns sa mga, ano, sa mga malumot. So, ito yung kinuha nating flower horn, no? Isa siyang tile silk, no? Yan. Medyo maganda yung korte niya, maganda yung bukol niya, no? Bali, aalagaan ko to. Hindi ko alam kung ibebenta ko. Siguro kung merong gustong bumili, bebenta ko rin. Pero, syempre, i-display ko muna siya. Yan. Titignan ko kung meron pang ilalaki yung cock niya, no? So, yun, no? Ang ganda. Tapos, guys, nga pala, napakarami ko ditong Lazada. Dahil alam nyo naman, pag nagsisailan Lazada, dahil dumaan ng 99, no? At ako'y nabudol na naman. Yun. Siyempre, hindi naman ako magpapabudol kung hindi ko gagamitin ang aking mga binili, no? So, lahat yan ay mga gagamitin ko sa aking mga isda. So, simulan na natin. So, yun na nga, at napakahirap nang mag-solo ka tapos nag-unbox ka. Ay, nagsisira ka ng plastic, no? So, saling ko muna. So, lahat nga pala to, guys, ay mga divider clip. So, hindi, siguro, nagtatanong kayo, no? Kasi gagamitin ko yan dito. Dalagyan ko na ng mga divider yung aking mga 20 gallons. Dahil ako ay mag-groom o mag-grow out na ng aking mga MB3 Pry, no?
Lahat ng may mga potensyal, lahat ng may hump, bali ibubuod ko na. At doon naman ako babawi ng pagbebenta, no? Yung mga gugroom ko. So, lahat to ay divider clip, guys. Maliban lang doon sa malaking plastic. Bali, itong tatlong plastic na to ay 60 pieces lahat na divider clip. So, hindi naman ako nangangailangan ng divider clip sa dami, no? Pero mas maganda na talaga yung marami, no? Kaysa naman kulangin ka. Tapos, syempre, mura ko lang naman nabili yan. So, sa mga gustong makamura, syempre, alam nyo naman, pag pumunta kayo ng Lazada o kaya Shopee, ay mura talaga. Nabili ko lang yung 20 pieces ng 150. So, napakamura noon kaysa bumili ka sa mga pet shop na 15 pesos to 20 to 25 ang isang piraso, no? Tapos, ito yung aking malaking in-order. Yan. So, hirap na hirap ako. At hindi ko alam kung paano ko sisirain at mapakita ko sa inyo ang laman nito, no? So, ikakat ko muna ang video at akin munang bubuksan. Lalo ko'y hirap na. So, yun na nga. At nailabas ko na ang kalahate, oh. At ayan ay 4x6x1. So, siguro nalalaman nyo na kung saan natin gagamitin yan, no? So, eto nga pala ang in-order kong tarpal pond, no? O asola pond, kung tawagin. Bali, dalawang piraso muna yung in-order ko dahil medyo mahal to. So, pakita ko sa inyo kung ganong kalapad to. Pasok ko doon sa loob dahil masikip dito. So, ayan guys. At buka ko na. Bali, dapat asol sana yung bibilihin ko. Kaso, nag-text yung seller na naubusan daw, no? So, okay na to. Siguro, lahat na gantong kulay ang bibilihin ko para namang magandang tignan. Tapos, meron din siyang kabitan ng, ano, ng kahoy o bakal para mas maganda yung pagkakatayo niya. So, chinek kong maigi, guys, no? Yung, ano niya, yung pagkakagawa. At, maayos naman talaga. Bali, yan, kung makikita nyo, ay yung kanyang brand, Maruyama o Maruya. So, siguro, i-display ko yan pagkatapos ng birthday ko. Yun. So, yun na nga, at lumabas na ako dahil napakalakas ng ulan. At ibababa ko na ang aking mahiwagang tarapal dahil baka kalawangin na naman ang aking stand dahil napakahirap niyan pag kinalawang yan dahil 75 gallons pa naman ang aquarium dyan. At wag na nating intayin na bigla na lang bumagsak ang ating stand. So, sobrang lakas ng ulan. Kung mapapansin nyo, guys, kukunti na lang ang aking mga Orando breeder, no? So, mga pinag-out ko na yon, guys, at ako'y bibili ng mga bagong materyales, no, na pang-breed na Oranda. At yon ang aalagaan ko sa aking MB farm, no? So, hanggang dito na lang ang video at ang lakas ng ulan at may tumutulo sa akin backyard. So, dyan na kayo, guys.